Yes. Kasi yung TNC, imbis na secured na sila sa playoffs, pwede pa silang mahulog sa group stage. Mm-mm. Ganun yun, guys. So, importante talaga tong laban natin na to. Tsaka OB Neon kasi, nandito na sila, Kuya D. May chance pa sila na mag-lower division. Ang masaklap sa OB Neon, pero pwede pa silang malagnat, diba, sa lower division pag natalo. Kaya, kung susukatin natin, natitimbangin natin ang motivasyon para sa magkabila ang kuponan dito. Technically, OB parehas lang yan. Pero, OB Neon, ayaw talaga nila matalo. Instead of fighting for the major, fighting for the upper division ang mangyayari sa kanila. Diba? Pero naglabas na ng lason ang T1 dito. Brood Mother Mama. Peak. Offlane yan. Tingin ko, Cuckoo Brood Mother yan. Ah, guys, wala po akong nababasang chat. Si Dayan lang ang nakakabasa. So, spread the hate. At dahil di ko naman nababasa. Di ko nababasa eh. Spread love. Ah. Pero kung ka, ayan, tinanggal na. Ay, wait. May chance pa tong ilagay sa mid, Kuya D. Si Brood. Nagbaban kasi ng mga mid laners dito na magagandang katapat. Nag-pick ng Sand King. Nag-pick ng Sand King. Ang trabaho ng Sand King, habulin yung Brood Mother. Yun na nga eh. Pero laning phase ang maganda, Kuya D. Hindi naman sila magkakatapat dito, for sure. Pwera na lang kung mid Sand King, mid Brood Mother. Kay Japoy to, kasi nagme-mid ng SK si Japoy. Pero tingin ko iiwas nila dito yung Brood Mother. Mm-hmm. Kailangan nilang iwas yung sa Brood Mother dito. Sa Chinese region, offline yan eh. Si offline na. Utility build na si Brood Mommy. Mm-hmm. So, tignan natin guys. And again, magandang hapon sa inyo. At ayan, ang T1. Of course, T1 gusto nilang manalo. Siyempre, bukod sa pag nanalo sila, pwede pa sila, tinalo nila yung TNC, di ba? Oo. So, pag tinalo nila ulit yung TNC, diretso sila sa playoffs. Playoffs. Diba? Yung TNC yung malalaglag si Ruiz. So, chill bill lang din tong T1 dito. Mm-hmm. And maraming nakatutok dito. Shout out sa lahat ng nakatutok, nanonood, sumusubaybay dito. Nabasa ang comments. Sa cellphone ko ba? Maglalabas nga ako ng comment section. Sisilip lang ako. If I see toxicity, I don't read comment. Okay? Yan. Share nyo na guys sa stream. Maraming salamat po. Good evening everyone. And PA, ang naging sagot ng OB Neon. PA ni Natsumi. Tingin ko okay lang tong Phantom Assassin na magiging katapat niya yung Brood Mother. Kasi meron naman siyang way, di ba, para makaalis kung sakaling tinatry na siyang i-go dito ng Brood Mama. Plus yung kasama niya sa lane, kung sakaling mang offlane to. Which is siguro, eto ng Snapfire, di ba, meron namang Blink Strike paalis yung Phantom Assassin. And pwede rin naman nilang tapangan sa lane. Kasi for sure, makakasama niya is itong Ancient Apparition. PA ni Natsumi to, yes. Ha? PA ni Natsumi. Yun na, may Sun King, may AA. So, may combo pa rin. Piling ko babalik yung Neon dito sa MO nila, which is 4-1 strategy, which is yung apat lumalaban at nagpa-farm lang si Natsumi. Kasi doon nila nakuha yung success nila. Pero going for a Warlock pick ang T1 dito. Quick pick para dito. They go for the Mirana. Okay. Mirana, Sun King, and Ancient Apparition. Ready to rumble, ready to roll. Mm-hmm. Di pa rin natin alam kung mid Sun King to o offlane Sun King. Depende siguro sa magiging team plan nila. Pero Pwede pang i-adjust yan. Depende siguro sa magiging pick dito ng T1. Yun. Pero tingin ko laning phase wise, kung Mirana plus SK combination to dun sa may offlaner side, magiging maganda yung run dito ng OB Neon. Kasi ang kailangan ipanalo dito ng OB Neon with the Mirana na pick is automatically yung laning phase. Kung rotation ang itatry mong i-pull off, automatically tatanggalin mo na sa equation yung rotation mo sa may lane ng Brood Mother. Mm-hmm. Diba? Kasi hindi ko makakaset up dun ng arrow. So sa ngayon, laning phase, ang tingin kong kailangan ipanalo talaga ng OB Neon. Pero PL ang magiging sagot ng T1. Yo. Oh. Pero tignan natin dito, guys. Isang diffuser ng Phantom Lancer. Okay, Phantom Lancer. Ayan ang magiging hero ni 23 Savage. Surprisingly, open ang Morphling pero hindi mo na pinili ng T1 dito. Piling ko pang laso na lane. Open Morph. Pag nanalo tayo, ginamit natin yung Morph. Baba nila 'yun. Edi, iba muna tayo. Mamayaan na muna. Next game. Siyempre, gagalingan. Tsaka maganda kasi, Kuya D, yung mga illusion-based heroes para sa side ng T1. Kasi wala kang ganong panghuli itong OB Neon. Meron. Pero yung follow-up, halimbawa, barot strike mo, tatamaan madami. Yung arrow, sino tatamaan? Diba? Pwedeng illusion pa, pwedeng hindi pa sure yung maging setup dito ng OB Neon. So, sulit itong madaming mga units for the side of T1. And, daba na rin kasi, bristleback, diba? Kung ka,
na isa sa mga pamboset sa mga illusion-based or unit-based na heroes. So, kailangan pumili ng OB niyon dito ng mid lane na medyo maganda in terms of taking down illusions. Kasi, mm-hmm. PL yan eh. Hindi lang illusion. Kailangan very good in trying to de-push yung kalaban. Yes. Kasi may Brute, may PL, oh, may Warlock. Oh, tignan natin, malakas yung pushing capability. Kailangan nila ng isang magandang defender. Gaya yun yung mga tinanggal. BB, Magnus, Kunkka, yan, Ember Spirits, Light of Peace. Ano ba ang mga natitirang mid lane na pwedeng mabilis mag-clear ng creep wave dito? And good against dealing damage against those illusion heroes. Kasi ang plano naman ng OB niyon, hindi paabutin to ng long game. Mm-hmm. Dahil nga up against PL sila. Pero if ever umabot ng long game, kailangan mayroong plan B. Mm-hmm. The plan B. The plan what B. is the plan? The plan is to win. Pero what is plan B? Yan. Pero tingin ko hindi pwede pa ditong kunin ng OB niyon, Leshrac. Open pa yung Leshrac, that prophet. Para meron din silang pang counter go. Tingin ko Leshrac, best pick na to. Para sa Neon. Wala na eh. Wala na eh. BB, Magnus. Tiny, wala na rin. Tiny, Kunkka. So, mga so, pang-bosset na lang. Mawala yung lip balm ko. Lip balm mo. Lagpas-lagpas na mo maglagay. Shout out sa inyong lahat dyan. Ayan. Ano-ano? Mukhang clown kahapon si Kuya. Di lagpas-lagpas maglagay ng lip balm. Hindi siya mapakaliyo. Hinahanap niya. Meron ka ba lip balm? Meron. Pero akin yun. Gaganong ka lang sa daliri ko. Kadiri ka. Kunin mo na ako. Nagpupo ka nga eh. Bawa ano yung lip balm, lip balm, lip balm, lip balm. Na. Eto, Dayan, tatanungin kita. Mabango ba utot mo? De. Oh. Alam na, peace na. De, minsan naman may mga ano na wala pa amoy. Pak ni Carl Santino, mga kaibigan. Ay, paborito niya to. Carl Santino. Tawa na lang oh! Oh, takuha ni Carl Santino ng pack niya rito. So, tingnan natin kung ano magiging sagot dito ng OB niyon. Singin ko, Skember Luzan King, pumili na ng sasabay kay pack ni Carl Santino dito. Dahil si Carl Santino, malakas magpack si Carl Santino eh. Ah. Tingko. Anong magandang pick para dito sa side ng OB niyon, Dayanara? Alam, nakikita ko na lang talaga para sa niyon, Leshrac. Leshrac DP. Pero mas gusto ko yung Leshrac para sa kanila dito. Para mamaya masunog lang yung mga Spiderlings, Illusions ng Phantom Lancer. Shout out kaso kay Rica Alvarez. Yan, kay Rica, kay Madam Rica na nanonood. Yan. Sino siyempre supporta sa yung Madam Rica dyan. Tsaka sa la Madam Jenica. Tsaka siyempre ang aking favorite, si Helenita. Mami Helenits. Esports. Yan. Shout out kay Mami Helenits. Love you, Mami Helenits. Mm-hmm. Tingin ko, oh. Offlane na lang tong Sun King. Kailangan nilang ma-pressure dito as early as possible yung... Ay! Ay! Kay Sun King. Midlane Sun, Sun King. Tapos center warlaner ni Skember Ludoodledo. Mirana ni Playhard and Ancient Apparition ni Janwil. To more likely. Meron na natin pakilala pag start yung game. Based on the lineup alone, kanino ka rito? Who do you favor of taking game number one nitong ating best of three series? Will it be OB Neon with the Phantom Assassin? Or will it be T1 with the Phantom Lancer? Battle of the Phantom. Ikaw leaning face-wise, Kuya Deep, may chance ang lumamang yung OB Neon kasi nasa kanila yung Ancient Apparition, yung combo na merong two stuns sa main lane, Centaur plus Mirana. Andun yung mga disabled sila dun sa main lane, kaya nilang ipanalo Phantom Assassin. Summon yung Ancient Apparition, pwede sila maging aggressive. Though, tingin ko may ticking time bomb yung draft ng OB Neon eh. Kasi this is Phantom Lancer na makakalaban nila. And by the time na yung Phantom Lancer, tingin ko magkaroon ng Heart of Taras. Doon na sila magkakaroon ng hard time na i-focus out itong Phantom Lancer. Kasi mangyayari, magiging Phantom Lancer against the world na to eh. Mm-hmm. Diba? Kahit nasabihin natin merong diffuse, ay merong Battle Fury yung Phantom Assassin, I don't think that would be enough to take down yung Phantom Lancer ng T1. Kaya yun. Pag merong Aghanim Shard yung PA, kaya mong i-break yun. Pag na-break mo yun, hindi na dadami. Ah, mas gusto ko pa din yung PL eh. Isa sa PA. Sige. PA. Sabi dito sa may comment section, dapat daw, axe na lang ang napili. Okay, mga nawala sa Phoenix Bet. Guys, kasi live game na tayo, guys. So, yan. Hindi naman po pwedeng may tayaan na panagaganap. Minsan lalabas yan, pag may post or may stalemate.
Hindi po kaya pwedeng hindi tuloy-tuloy na nandyan yan. Siyempre, nagbabago po yung ads niyan, mga kaibigan. Yes. Alam nga naman, papanalo na, tsaka kay tatay. Pero minsan, nag-open-open yan. Oo, nag-open. So, ang gawin nyo lang sa PNX Bet, guys, refresh nyo lang po yung site. Tapos, yun, nag-open minsan kapag, halimbawa, login na si Team A. Babiglang mag-open yun, pwede nyo tayaan. Yan, shoutout kila John Vincent, Grant Mil Figuera. Meron din tayo sa YouTube, no, Amoj? Ayan, shoutout sa mga YouTube viewers natin dyan. Good evening! Mama ko din nanonood. Good evening. Paano mo nalaman nanonood, mama? Lagi siya nanonood ng mga trabaho ko. Sumungal. May TikTok nga siya eh. Nagtitiktok kasi ako eh. May mga tumataya daw dito, kung hindi sinasabi nila 2K, 20K. Ikaw ba tumaya ka dito? Di ba tumaya tayo? Ikaw nga eh. Hindi, pera mo eh. Hindi ako tumaya. Bobo kasi si JR Naga eh. Hoy, bakit naninira ka naman? Tinanong ko, saan ako tataya? Hmm. Lakers daw plus, Lakers minus 6. Ayun. Lumpo. Shout out! Sanabi lang, ang malupit doon, bumili ako voucher. Bumili voucher. Sabi, ito ko edi, 5K. Sabi nga, okay. Kwedi, taya mo yan, saan tayo? Sabi ko, saan tayo? Ay. GSW Lakers. Si Toto, tanong ka pa. Sabi niya, Lakers minus 6. All in. Sabi ko, ano yun? Ilan ads nun? Ano, one stone yun eh. Ay, pongit. Ba't di ka na nag-risk? Hindi, tumaya ako. Ayun, sa club. Kinokontra ko na nga eh. Golden State chinichir ko eh. Chat. Sina? Nakataka agad. Shoutout boss Robin Ray. We love you here in the Philippines. Bakit? Labo naman ang mata mo. Oo, ano naman? Ano? Tagal mag-start guys, pero ito game na tayo, pakilala na natin yung magagamit para sa magkabila ko pa ng game number 1 ng ating best of 3 series dito mga kaibigan. This is Dayanara and Kuya D, Double D, and kami ang mga rapper. Dapat mabilis ka rin magsalita ha. Ayan, oh. Challenge, quick challenge. Ito, papakilala natin ang opinion dito. Central War Runner ni Scamber Lou, John Will sa kanyang ancient apparition, Mirana ni Play Hard, Sun King ni Japo is my idol, and si Natsumi ang gagamit dito ng Phantom Assassin. Sa'yo naman ang T1 Carl sa kanyang pack, Kuku sa kanyang Broodmother, White Mount for the Warlock, Sefer sa kanyang Snapfire, and then itong Phantom Lancer ni 23. Ni Mr. 23 na lang mga Sefer. Okay, inop ko na yung chat ko para po tayo sa game at handa natin mga kaibigan. Pero opinion dito, mukhang sama-sama grouping together formation, Bima Laboltis, 5 ang galawan. Tignan natin kung merong mahuhuli rito ang OB Neon. Of course, OB Neon, they will try to play as much as aggressive as possible. Yeah. Dito, and Yo Pudge is my idol leading the charge. Pero alam ng T1 yan. So T1, just, ano lang dito, staying possibly. Ayan, tignan natin. Hindi sila nagpapakita. And, hindi sila nagpapaano dito. Kung baga, oh, sige, bigyan mo yung gusto nila guys. Doon tayo kung gusto nila sa baba. Tayo sa top. Kung gusto nila sa top. As long as makakakuha naman ng event trade yung T1 dito. Yung mahalaga nakaiwas naman sila doon sa may potential first blood na balak gawin ng OB Neon. Kasi madalas ginagawa yun ng OB Neon. Kaya tingin ko nabasa din ng T1. And hindi pa rin sila ready to fight kasi yung mga first skills na kukunin dito ng T1, hindi naman tingin ko best talaga pang first blood. Lalo na yung support nila dito. Dahil dyan, nakatatlo yung OB Neon sa bounty runes mga kaibigan. Kuku will secure yung kanyang yung isang bounty rune para dito sa side ng T1. So, OB Neon, tatlong bounty rune. Okay lang, hindi naman ganung kalaking advantage yung tatlong bounty rune guys. Pero syempre, starting din yan starting. Mahalaga yan para sa mid lane kasi pares silang nagtitipid sa item and regen dahil gusto nilang i-rush yung bottle as much as possible. Nakita mo yung Sun King, already 450 gold na. Yes. And bote ka agad yung kailangan niyang bili dito. Up agad sa pack, kailangan niyang sustain. Same goes to pack. Pero Carl Santino, tingin mo ba anong masasabi mo sa matchup ng pack and Sun King dito sa mid lane? Kasi usually mahina si Pac sa mga strength hero na katapat niya. Especially mga pagbubuo ng double bracer, ano, pwede niyang arasin pero alam mo yung mahirap patayin, no. Mahirap din kasi may pang out eh. Mm. Saka syempre tatapangan dito ng isang Sun King sa may middle lane. Obviously din naman
Etong si Pac, takot din siya lumapit sa isang Sun King. Siyempre, yung right click pa lang, caustic finale. Plus, kita mo kanina, nung binlock niya yung creep wave sa may middle lane, pinaunan niya yung range kasi gusto niya, makakapag-hug lang siya dito sa may high ground niya. Instead, nabababa siya sa may river. Truth. Pero tignan natin dito, mga kaibigan. Medyo passive lang itong dalawang team natin na to. Pero of course, ni Yon, may tendency sila na maging super aggressive. Minsan, nagiging downfall din nila yung pagiging super aggressive nila. Mm-hmm. Nasosobrahan. Pero tignan natin kung it's the case. Already, pana rito pero nakikita ko nasaan siya because of the fatal bonds. Ito na. Oh, binubuelo. Arrow. Ayun, tinamaan pero malayo. And dahil may fatal bonds, alam mo yung fatal bonds, hindi mo siya ganun kasakit at early level pero yung animation niya mukha kasing, mukha kasing masakit yung animation eh. Nakakailang eh. Kailangan din ko lumayo ng Mirana. Ayun! Uy, na first blood agad dito si Carl Tantino na bigyan ni Japoy is my idol. And first blood brought to you by Phoenix Bet. User code upon WXF on registration sa Phoenix Bet. Always remember, bet responsibly. Message sa Phoenix page kung meron kayong katanungan regarding Phoenix Bet. And of course, kung simple ng voucher. Yeah. Pawn WXC voucher sellers. Yeah. Tingin ko kailangan lumayo naman dito ni Playheart sa may top lane para makaset up siya ng kanyang arrow. Pero bottom lane, eto. Maganda yung ginagawa dito ni Natsumi. Kasi kaya pa paano ng T1 i-punish yung Phantom Assassin sa may bottom lane. Pero sa aggression na pinapakita ng PA, diba, medyo matatakot or magkakaroon ng boundaries yung T1 in terms of harassing out that Phantom Assassin. Pero ito si White Moon, ha? Si White Moon, a.k.a. Mr. Ignition, mga kaibigan. Nakakakantara ng Ignition. Mahirap na. Baka ma-up. Araw, dadaan lang dito. Kitchen. Ano kitchen? Yun yung tunay na lyrics. Di mo alam kasi alam mo, parody lang. This is remix to Ignition. Hot and fresh at the kitchen. Mama rolling that body. Got every man in a vision. Sit down and cook and run. Anong sinasabi mo? Hindi ko alam. Yabang ha. Sinayaw mo yun, no? Feeling ko sinayaw mo yun eh. Alam ko yun. Ay! Ay! Sa my middle lane. Grabe naman yun. Sobrang asim na play. Ang tawag dyan. Maasim pa sa sinigang, mga kaibigan. Farming sa pagitan ng team. Hard mode ang tawag dyan. Kasi yung supports dito ng T1, kuya, di ko mapapansin mo, Snapfire and then Warlock. Kapag ka nag-TP sila dyan, hindi naman magiging enough yung gagawin nila. Oy, pero inahabol dito si Natsumi. And Broodmother, malakas mga ras. Especially kung makuha niya na kagad yung level 6 niya rito. Pero tignan natin kung anong gagawin dito ng OB ni Yon to counteract itong harassment ng Broodmother ni Kuya Kuku natin dito sa bottom lane. Pero mahalaga, kita mo naman, ganda ng farm dito ng Phantom Assassin, 19-2 against that Broodmother na 15-3. Kasi Broodmother, may mga katulong siya mamaya niyan mag-lasit eh, di ba? Oh. Mga spiderlings niya, yung mga Janakis. Yan, oh. Pero okay lang, normal lang. Martingan natin, Carl Santino! Ay, naku, grabe naman si Carl Santino. Kabayan, sir. Oh, playing andito ha, Beyond the Edge. Itong si Carl Santino, napaka, alam naman natin, explosive na player si Carl Santino. And tignan natin dito, Brood, impale na naman, pamama, and tamang harassment. And every time na ini-impale niya si Carl Santino, ang nangyayari kasi si Carl, napipilitang gamitin yung kanyang face shift. I mean, yung kanyang illusion orb out instead of arming. Arrow! Tumama! Sapunta na naman! Patay ka na naman! Uy! Pero Carl Santino, power hit! Oo. Oh, yeah, patay sila. Ako naman. Sabi ni Carl. Uy, wawati ka na. Grabe naman. So, yung double kill kayong kay Carl. Oh, kung lumaban siya. Pero naka-impale. Bumalik. Isa pa. Bumalik. Ay, spaceship. Oh, Carl. Kita mo naman. Nakikipaglaro. Chill ka lang, yo, Patch. You may be able to kill me once. Pero papahirapan kita sa pangalawa. Pero ayun yung gusto ni Carl Santino eh. Si Carl Santino nung Dota 1, ayaw niya naglalaro na puno ang buhay. Gusto niya yung isang stun lang mamamatay siya. Ay, yun lang. Yun yung thrill ng buhay niya. Pero namatay dito. Etong si Zephyr, mga kaibigan, nabigyan ng Ancient Apparition and Phantom Assassin. Walang magagawa si Kuku to help yung kanyang teammate. And that will be a 2-0 scoreline natin dito sa ating early goings. Dito sa ating game number 1 to ng ating best of 3 series. A lot is on the line para sa magkabila ang kupanan. Tion, this is a matter of heading towards the major or going or sa fighting for the upper division spot. Ito namang T1, from pwede na lang ma-secure ang group stage or wild card. Ay, di, ang group stage or playoffs pag nanalo sila dahil makakapaglabot sila with TNC. At pag natalo sila, pwede pang hindi makapasok sa major.
magiging same scenario sila from dito. From major to major problem ang mangyayari. So, kailangan rin manalo ng T1 dito, guys. It's important to win. Okay? Mm-hmm. Ya yeah, heard? Pero ito si Playheart, kaya hindi na rin siya umaalis sa may middle lane. And itong si Carl, buti na lang nakuha niya yung regeneration rune. Para mamaya, by the time natatapangan ulit ni Japoy sa may middle lane, di ba? Hindi niya na kailangan umuwi kasi nare-risk yung gold niya and then XP niya. And napakahalaga kasi nun, lalo na for a Puck, diba? Na kailangan mag-inang items kasi siya yung kukontrol ng tempo for the team. Mm-hmm. Yara Center War Runner dito. Number one sa CS mm-hmm. ang Center War Runner ni Skemberlo dito. Though, yung PL, maganda yung CS ng PL dito. 42-4. PA is 35-4. So, both carry, nakakakuha naman sila ng farm dito. So, 23 Savage though, having the better time dun sa dalawang teams natin. Pero, Central War Runner is doing quite well. Si Kuku ang pinakamababang CS in terms of the course natin dito. Compared sa counterpart niya na, ano, pero pinakain ng Kuku. Ay, pero ito ni Yelo. Gagamba. Ito yung gagamba. Naku, mag-yelo ba yung gagamba? Ipalit pa ng blur. And makakatakas pa nga dito. But there is a pause. Para dito sa side ng OB Neon. Disconnected ang sanding dito. And siyempre guys, please do follow ang ating Focus Fire Gaming page kung saan nagbo-broadcast tayo ng mga laban ng CSGO. Tayo ang official broadcast partner ng Flashpoint Season 3 and of course, the Summit CSGO. And meron tayong mga laban dyan tuwing nagsisimula ng mga gabi. 12 o'clock, may laban tayo. It will be Heroic up against G2. Ayan, G2. Yun. Ang caster, ako pa rin. Tsaka si, alam mo naman yung caster. Si Dota 2 sa hapon, CSGO sa gabi. Double grind, guys. Ayan. Si double grind, oh. O bakit? Totoo naman eh. Ngayon lang naging dalawa trabaho mo. Anong ngayon lang? Ikaw nga kasama ko sa Kumu, umalis ka sa Kumu eh. Umalis ako dun kasi dahil sa DPCC. Sa break, di ka naman bumabalik. Bakit? Ako ba nagsischedule? Pag sinabi yun akong bumalik, babalik naman ako eh. Iba yung kwento mo sa akin nung nakaroon, oh. Chill. Pero eto, na-block, kung di ako nagkakamali, naka-block ng sentry ng T1. Yung camp dito sa may triangle. Isang camp sa may triangle ang OB mm-hmm. yun. Sulit na sulit yan. Kasi hindi naman dyan yung lane ng Broodmother eh. So mamaya yung Broodmother, hindi niya mabibisita yung triangle camp ng OB niyon. But the good thing is, kaya niyang busetin yung main jungle area ng OB niyon, which is their bottom jungle area. Kasi magay lang siya ng sub-web dun eh. Maaga nakuha ng Sun King yung kanyang Bleak Dagger. So ito might be the trigger na hinahanap ng Neon Esports to play much niya. More aggressively. No? 8 minutes in, maki-ispatan nila rito. And here comes the Dream Coil, kinamit si Natsumi. Here comes the Cookie, and not that's Natsumi going down Carl Santino with the rotation. Naunang umikot ang mid lane dito ng T1 and Carl Santino yielding a kill. Tamang TP out lang. Uy, pero naboboset na dito yung bottom lane ng OB Neon, ha? Ang pwedeng gawin ng pwedeng gawin ng OB Neon dito, ilagay na nila yung PA sa mid, kasabulin na nung Sun King yung Broodmother dahil may Bleak Dagger na siya. Yes. Or pwede din yung Phantom Assassin sa may top lane para by the time masashove niya yung creeps dito sa may top lane, diretso na siya mismo sa may triangle camp nila. Pero Carl Santino, delikado. Tignan natin, epicenter ginamit doon pero not yielding a kill. So Bleak Dagger reveal na rin, not getting a kill. And so far, lamang na ang T1 dito. And as I say that, nabigyan si Warlock dito. And that is Natsumi getting a kill towards Warlock. And nagkaroon na naman tayo ng post dito. Mm-hmm. Sulit na sulit yung kill na nakukuha dito ng OB Neon, lalo na kay Natsumi din nakuha. Kasi nabigyan siya dito ni Kuku sa may bottom lane. And ito na nga yung mangyayari, Phantom Assassin na sa top, and then Centaur mapupunta sa may bottom lane. Kasi ang mangyayari dito, stomp kapag nadikit sa mga spider links ng Broodmama, and then double edge, patay ang mga tigtetres na yan eh. Tripetot no? Gold. Tripetot gold. Ang tawag dyan, barya lang po sa barya umaga. Lang oh. Sa gabi. Pero gusto eh. Ng Alchemist yan. Yung tripetot na yan, tumutubo kay Alchemist yan. May tubong lugaw yan. Oo. Tripetot main gold, pero 20 plus, 30 plus yung mga kasunod dyan. Ang dahil yan, Alchemist eh. Ay, 23. Ayan. Si 23 Savage. 23 na nga lang. Wala ka ng Savage. Sige, 23 na lang. 23 na lang daw eh. Naaway mo kasi, feeling ko nanonood siya ng cast mo. Ay, baka maintindihan. Eh, basta nanonood siya. Sawadik ka. Nanonaha. Nanonood ka nun.
Girl from nowhere. Pero mukhang may balak sa ngayon yung T1. Pwede naman. Coil is available. Aha. Pero dikit lang ha. Dikit lang itong laro natin. Pero pack heading towards the top lane. Do yung center war runner nasa baba. PA yung gusto nila maging target at mukhang doon ang magiging movement nila. Golem is not yet available. So, kung may ang sakit ng combo ng Dream Coil, Fatal Bans Golem, matanda mo yan. Uy, pero may nahuli. Hey! Hi! What's good? Stampede! Kuya Kuku! He's still alive and kicking and Kuku! I'm alive, bro. Sabi ni Kuku, meron akong hoodie, bro. Pero namatay yung Ancient Apparition doon. Yup, and committed pa yung Stampede ni CTM. So ngayon, kailangan na mag-take ng objectives ng OB Neon kasi magkakaroon talaga ng timing na magiging matapang dito itong T1 knowing na wala yung stabbed and available and mabilis lang yung cooldown pala ng Dream Coil dito kasi halos sa isang minuto lang yun. Pero pressuring ng Neon Esports and Tier 1 Tower dito sa bottom lane, yun yung kapalit na pag-alis ng Brood Battle dyan. So, mabilis, kailangan yung pamakas and ginawa nga ng OB Neon dito. Yung sinasuggest natin na yung PA nila na dito lang sa mid lane, pwede siya mag-rotate towards sa magkabila ang jungle dito if he is not feeling safe. Pero syempre with the blur, alam naman yung mabibreak yan pag may malapit na kalaban. So, that's just some fight na lang ang kailangan. Pero so far, yung PL, mas maganda yung farm sa kanya. Yung PL, almost 5k network na rin. And hindi rin nagagalaw itong si kasi siya na bosset eh. Lasang kill, top lane, ako niya yung XP na kailangan niya, even yung farm. Pero ang lamang naman sa ngayon ng Neon is yung towers na nakukuha na nila. First tower sa may top and then bottom lane, di ba? Kung saan magpunta si CTM, nakukuha yun ng OB Neon. All went according to plan as of now para sa side ng OB Neon. Pero eto, kailangan muna nilang pamuhunan yung Phantom Assassin. Pero Diffusal Blade, malapit na. Almost crawl na lang ang kulang dito ng Phantom Lancer sa kanyang Diffusal Blade. And dito na magsisimulang the pwedeng lumaban ang Phantom Lancer dito. Very strong against the Ancient Apparition. Strong din yan against the Sun King, the Centaur, kasi mana-dependent sila. And kung maunahan sila rito ng initiation ng T1 with that mana, wala silang magagawa, di ba? Yes. Nangyaman na rin pala dito na itong si CTM. Vanguard plus Hood of Defiance. Literal na can't touch me. Anong ibig sabihin ng CTM? Can't touch me. Can't touch me. Ay, pero eto. Can't touch me ba si Natsumi? Uy, Mortimer Jesus. Naku po, arrow flying in. May nag-yellow rito. Pero tignan natin kung makakapag-react. Here comes the Mirana with a Starfall si Playhard dito. And makukuha nila yung kill. Pero they will lose yung si Natsumi once again. Pwede na yan. Pwede na yan. Para sa side ng T1, nakuha naman nila yung Phantom Assassin eh. And iniisip kasi dito ng OB Neon, yung Triangle Camp nila, yung pinaka-safe na place for PA na makapag-farm. Pero sa ginagawa ng T1 sa ngayon, ayan, kita mo naman yung Sentry Wars na dinrap agad ang OB Neon. Nakala nila merong Observer Wars dito yung T1, kaya naspatan etong Phantom Assassin. Pero sayang, 100 gold para sa may sentry, wala rin nakita. Yung nakita, walang ROI yung investment, mga kaibigan. Parang ganap sila ng kill dito. Kita si Johnwell dito. Riverside kasi yung observer ng T1. And another tier 1 tower na naman na makukuha dito ng OB Neon. Opening up yung jungle area. Despite the PA dying twice to. Kaya lumalamang yung OB Neon because of the tatlong tier 1 tower na nakuha nila. Samantala, wala pang nakukuwang tower dito sa side ng T1. Yes. So, at some point, kailangan nila gamitin yung Warlock Golem nila. May Broodmother sila. Sila yung better split, pushing lineup dito. Pero di pa natin nakikita yung pushing prowess ng lineup dito ng T1. Pero Diffusal Blade kompleto na para kay 23 Savage. And let's see kung what will be the plan para sa T1 dito. Now that the Diffusal Blade is up sa kanilang carry, will he try to go for a teamfight o tamang farm lang siya dito? Tingin kong iniintay dito kuya din ng T1 is sila yung bisitahin sa mismong jungle area nila. Para yung Phantom Lancer, kung sakali mang gusto niyang sumama sa teamfight, pwedeng-pwede. Diba? Kasi siya yung ginugulo mismo and nilalapitan na lang siya. Kung sakali sasama siya, hindi magiging worth it. Epicenter ginamit dito. Tatamaan dito. Ay, back with the two Dream Coil, pero defensive Dream Coil yan. And if fail, hindi tatama. Patsupoy. Pero namatay, napatay nila rito yung Snapfire. No, Sephir going down. Center War Runner, Vanguard, going for Crimson Guard. Blink Dagger should be the next item para sa kanya para may follow-up sila sa Sun King. And dikit lang, 5-3. 1K gold lead para dito sa side ng OB Neon. Yes. And sa ngayon, magpa-play muna siguro defensively yung T1 kasi nabibigyan sila eh.
late game, mas malakas yung T1. Ha? Mas kasi malakas pack na. Yan, eh. Pack PL yan eh. PL. And even the Broodmother, magsascale ng maganda yan. Nahirapan lang din kasi dito yung two lanes ng T1. That's why hindi sila makapagganap pa ng teamfight sa ngayon. Kasi yung Broodmother, di ba, same mechanic sila ng isang Centaur. Pero kasi kapag nagtagpo na sila ng Centaur sa lane, ubos automatically yung mga Spiderlings niya. Kaya hindi niya ginagaya or sinusundan yung ginagawa ng Centaur. Kundi, nagsastay pa dito siya sa may bottom lane. Yun nga lang, di na siya nagpapakita. Pero, iningatan niya nalang yung second tower. Okay lang ba sa'yo na hindi nagpupush ang T1 dito with the lineup na meron sila? They have a Warlock. They have a Broodmother. Usually, pag may Warlock ka, nakita mo may ultimate yan. Go for play kayo. Kasi every time na mananalo kayo sa isang teamfight, automatic makakadamage or makakakuha kayo ng tower. Especially kung yung teamfight ay malapit doon sa tower na kung saan meron yung kalaban. Diba? Tingin ko okay lang maging idle muna yung T1 sa ngayon. Kasi kung titignan natin yung draft overall ng T1, best naman din sila in terms of counter initiation with the help of the chaotic offering ng isang Warlock. Diba? Kung pupuntahan mo sila mismo dito sa may jungle area nila, mabibitaw nila na magaganda yung mga skills sila, mas okay yon for T1. At saka doon din kasi nakaposisyon yung mga webs. Uy, pero, ng isang Broodmama. Eto si Broodmama, Hood of Defiance, almost impossible to take down, pero kuku immediately TP out after magpakita dito and he will join yung kanyang teammate pero mukhang mag-smoke dito ang side ng T1 and Obi Neon. Wala silang mahanap na kill and wala rin silang makukuha ng objective dyan dahil tier 1 tower onwards the bottom lane is already gone. And Center War Runner just continuing to farm. Number 1 pa rin siya in terms of network natin. PL close second. Third ang Sun King. Fourth ang PA. And Pac not doing quite well and even the Broodmother dito. Pero alam mo na dikit lang tong laban natin. Isang teamfight lang can change actually yung takbo ng laro natin na to. For the better or worse para sa magkabila ang team natin dito. Pero ako gusto ko pa rin makikita mag-engage ang T1. Fatal Bans, Dream Coil, Warlock, Chaotic Offering, Mortimer Cases. Ang dami nilang napakalakas na skill eh pagdating sa early going pero MLS ginamit na rito ng OB Neon. Again, looking for team fight pero T1 successfully dodging ang mga attempt dito ng OB Neon. Gusto niyo na mabilis maglaro. Ito, mabilis kami umilag. And sa nagiging galaw din kasi sa ngayon ng T1, kita mo, tatlo magkakasama sa may middle lane, nagpe-play around sa mid, and then dito sa may triangle camp nila, and then isa naman yung Pac, which is yung Pac. Diba, ang ginagawa niya lang, nag-shove ng lanes kanina na sa may top siya. From top, nandito na nga siya ngayon sa may bottom lane para hindi nila mahatian ng farm ang isang Phantom Lancer. Wala pa, ayaw pa talaga lumaban kuya din ng T1. Kasi siguro, tingin ko, gusto nilang magamit muna at least isa dito sa two ultis ng OB Neon, which is yung MLS at saka yung Stampede na pwede kasi nilang gamitin pang disengage or pang engage pa kung sakali magkamali itong T1. Though nagamit yung MLS, yun nga lang, wala kasing information ng ang T1 na nagamit yung MLS. Kaya nagpe-play pa sila defensively as of now. But pero tingin ko kung meron tatapang yan. Si Kuya Kuko natin, tamang inom lang ng tubig dito. Sabi ni Kuko, sige guys. Gawin lang natin itong ginagawa natin. Huwag natin sinigang bigyan ng pagkakataong labanan tayo. Kakainin natin sila mamaya. Okay, you okay, my friend? Tubig-tubig muna. Tubig-tubig muna. Chill, chill. Sabi niya, drink some water. Stay hydrated. Drink your water, B. Pero, Japoy is my idol. May nahanap na gulo dito. Carl is the nearest target. Andyan din yung Mirana sa gilid niya. Kaso nga lang outnumbered yung OB Neon dyan. 3 versus 2. Ang mangyayari sa may bottom lane. But, Kuya D, gusto mo ba to? Si CTM sa kanyang Centaur War Runner magre-radiance. Hindi ko radiance? Alam kung itutuloy niya yan. Parang sobrang yaman niya kasi. No? Pwede niyang ituloy yan. Pero pwedeng against PL, against Broodmother. Why not, Coconut, di ba? Pero ito na, huli si Japo is my idol. Baro strike. Ay, nako. Ay, where is the detection! No detection indeed. Ginamit nila dalawang ultimate nila ron to get a kill, pero Japoy? Natatakot na lang din. Etong side ng T1 kasi meron silang observer ward dito sa may cliff and nakita nila si Playheart plus si CTM na nandito. Chaotic Offering! Na! Binagsak na ang Kometa! Sharon Kometa! Okay! Ay, nahabol! Kami naman, sabi nila. Bowling! Oh! Blast! Walang tinamaan to naman sa hangin, mga kaibigan. Ang laking peking Ember Spirit mo na. Magulat ka, nag-slide to peace bigla yun, no? Di, parang ang Doom eh. Ang Ember, may Samurai eh. Doom. Malakas yan, malakas din pumush tong Golem. And tingin ko, eto, namatay si Skem, namatay si Playhard.
Pero mabilis lang din makaka-regain ulit dito or makakabawi. Namatay yung dalawang support. Dalawang support ang namatay sa OB ni Yon doon. Madali lang ito makaka-recover yung OB ni Yon. At tagal kaya, 2 minutes kayo cooldown niyang ano, chaotic offering. Kaya nga yung ako nung dati ginagamit tong Warlock. Ang tagal niyang cooldown niyan eh. Pero dyan nagmalay Salamgo. Ay, yung ano, yung logo ng Salamgo Lems. Ang tagal lang, ayun o, 2 minutes yung cooldown niyan. And sa 2 minutes, regen lang muna siguro ng mana dito. Ito si Japoy, pwede silang pumalag din anytime soon. Kaso nga lang, dominated na heavily yung kanilang bottom jungle area dito. Oo, and kaso, 1k golden lang nagsiseparate na yun dito sa dalawang team natin. Kumbaga, itong Broodmother going for Aghanim Scepter. Sand King, Yule Scepter. Payaman, payaman din eh. Mayaman lahat kasi di naman talaga sila nagbabakbakan eh. Kumbaga nagkakasabayan sa farm. PA, scroll na lang ang kulang niya. BKB na siya. And tignan natin kung ano yung next item niya rito. Will he still go for the Deso? Pero BKB kasi magandang item yan eh. Diba? Against back, against mga skills. Yeah. Lalo na sa ngayon na hindi mo pa nakikita nagkukuyo ng Aghanim Scepter yung back. Wala pa rin naman, wala makakakontrol. Sa BKB pero, dito ng PA, wala pang BKB piercing spell dito, itong T1. Nararamdaman mo ba yung tension ng larong ko? Idol kasi sa ngayon eh. Parang ayaw nila magkamali eh. Ayaw talaga. Kasi kahapon na, sample lang na din tayo eh. Yun na. TNC at saka ng Fnatic. Diba? Aggressive playstyles. Ngayon naman, Kuya D, ito ang defensive. Ah! Bulin kita! Bang! Lumix 2, Ignition, Agout Pressure Noise. Kung ano may lyrics nun? Nahuli si White Moon. Nahuli si Boy Ignition dito. Si Boy Ignition. Uy, pero debated ha. Magpapakuldown lang kasi ulit yung T1 dito ng Chaotic Offering. Oh, wala, nakita lang yan sa mata. Wala, tinitigan lang ikaw. Wala, ganun lang. Sinukot lang defensive ni Carl. Defensive pa talaga tayo dito, guys. Ay! Si Carl mag-Lilingan Spear? Okay. Radiance talaga ang bubuo. May mahuli. Ay! Ang gandang Doppelganger. Doppelganger dodge up. And steam goes pa rin. 65 ang ating scoreline, mga kaibigan. Tamang 65-65 lang. No gold more than 1,000, 2,000 ang kalamangan going in favor of magkabila ang teams. So talaga dikit na dikit. Pero once makuha ng PA yung kanyang DSO, I think they could start to go for the Roshan, which is the better objective. At least will enable them to get some map control and maybe teamfight advantage if ever makuha nila yung Aegis team. Medyo nangihinayang lang ako dito kasi 8 minutes ko yun din. Nakuha yung Blink Dagger ni Japoy. Pero idle yung nagiging laruan ng OB ni yun. Isang factor na rin kasi wala silang Deep Observer wards. That's why hindi nila alam ko saan nagpe-play around etong T1. Diba? Kaya nga minsan na etong bottom lane nila or etong bottom lane na nila, duto na sila dito eh. Kaya hindi na sila nagpupunta. Sand King na lang ang nagpupunta dyan kasi yung Sand King, meron naman din siyang Sandstorm and then Dagger out. Kung sakali ito try to hide ng T1. Sobrang bagal yung center mo runner, no? Na ganun. Ito, hindi pa natin alam next item ni Natsumi. Pero tingin ko, Kuya, di ba the BKB ready to fight na dito itong PA? Pwede na siya sumama sa may team fight. And Roshan muna ang magiging way ng OB Neon. Kaso nag-scan na itong T1. Nag-scan na. Makakareact dito yung T1, so, Kuya D. Ayun, syempre, meron silang mga gagam boys dito, mga gagam balicious. Pwede nilang, of course, magkaroon sila ng pang-check dito sa loob ng pit. Tamang diwal-diwal lang. Pero may narinig ko, Baro Strike! Baro Strike, may nahuli, arrow! Eto si Kuya Kuku! Ayun, sabog si Kuya Kuku, kinain ng lupa. Pero kaya natin dito, chaotic offering, sabay gamit ang Mortimer Kisses. Tamang yung Scepter, nag-buyback si Kuku rito, makakakuha pa silang kill, pero mukhang hindi sila makakakuha. That's the BKB. Delikado yung Mirana rito. Double lip. Ako, hinabol ni Gagambalicious. Gagambalicious and Kuku with the buyback. Detection. Pero walang detection. Walang nakuwang kill. Ang T1 down, maganda na konekta nila yung mga combo. Chaotic Offering, Mortimer Kisses, Dream Coil, pero no kill. Para sa side ng T1. Sayang, nag-buyback din dun yung Broodmother, Kuya D. Tingin ko ang dapat magdala na ng detection dito para sa side ng T1 core na. Kasi yung 3 core sila dito pumapasok eh. Whereas yung 2 support sila nasa likod lang. Kaya ang nabibigay lang ng 2 support sila sentry-sentry. Kung sakaling magdadas sila dito, hindi abot. Tutuloy ko na to, Rosh Pit. Walang kahit anong skill yung kalaban. Kailang. Tuloy ang kaso. Suntukan tayo dito. Tuloy ang kaso. Pero Carl Santino ha. Siyempre, sabi niya, Carl, di tayo papayag ng mga ganyan-ganyan.
No Easy Basket by Carl Tantino. Hello, Bon. Recipe na lang ako lang ni CTM para dun sa may kanyang Radiance. Lapit na yan. 2K gold it for the side of OB Neon. And ganda na naging BKB reveal ng Phantom Assassin, diba? Lumaban. Even though na chaotic offering siya. And sa ngayon, tingin ko magiging timing na naman to ng OB Neon. Skemberlo talaga tinuloy niya Radiance dito. Oh my God. Hindi na pwedeng i-ignore ang center dito dahil may Radiance siya. Hindi, lakad-lakad lang yan. Kahit di mo siya pansinin, bumabawa siya. Yes. Tsaka kung di ako nagkakamali, walang nag-vessel din para sa side dito ng T1. Wala silang solusyon para kay CTM. Hindi na nag-deso yung PA, ha? Recta basher yung PA dito. Meron na rin kasi siyang Orb of Corrosion, eh. Okay na yan. Tsaka dagdag pang huli nila, di ba kay Carl? Ay, nahagip! Speaking of Carl! Baka Carl Tantino yan. Pag nahuli mo si Carl Tantino, dinaya. Why? Uy! Almost. Pag kumunekta yung pana, may kalalagyan si Carl Tantino. Pero syempre, Carl Tantino yan. Diba? Normal. Best yan sa mga ganyan eh. Kumbaga akong mga almost dying lang. Si Carl Tantino, ginagawa niyang almusal yan. Ang mga living, mga on, living on the edge of glory. Mga ganun yan. Yung tipong si Carl Tantino, siya yung tipo ng tao na pag nag-skydiving, una niya munang ibabato yung parachute, tsaka niya kakabulin. Ganun yan eh. Si Carl Santino ang Chuck Norris ng Dota ng Southeast Asia. Pero ito na, sinamit ang Fatal Bans. Pampalambutin kita, boss. Boss Chief, saluhin mo yan. Si okay lang. O, doon sa CTM, oh. Ganun kalupit yan si Carl. Hindi mo ba alam yun? Carl Santino yan eh. Sobrang lupit yan eh. The most, ano ba yan? Explosive. Wala siya. Ano ang tamang term? The most explosive. Si Bimbo. Tamang term kay Carl. Si Carl Santino ang upper arrow tatamaan. Talaga, that's oh, fair. Oh, uy. Ay, sakit! Stomp kita mo yun! Sakit! Naburo! Worth the worth yung basher. Oo, pero tingnan assassin natin dito, ah. Ay, light shadow. Balik ulit sa Roshan. Ang nangyayari rito, tarang ayaw na nilang kunin yung Roshan eh. Kasi every time sisilipin ng T1, mamamatay, may mamamatay na isa eh. Pero ito, Roshan. Ang Roshan, tignan natin dito. Yung scepter setup, may nahuli si Walaki. Walaki, Walako, walang detection. Uy, paso tinamaan ng pano. Sayang, may chaotic offering na available. Pero ganda ng ginawa doon ni Japoy. Umakyat mo na siya doon sa may cliff. Kasi hindi abot yung vision nila dito sa may high ground sa T1 eh. Makita sa cliff para hanapin kung sino man yung tatakbo para may vision over all yun niyon. At saka niya pinasok itong si White Moon. Pero si Carl si Carl Tantino ala iintindihan niya yung laban na medyo lamang dito niyo. Gagawa ako ng paraan para mag-split push. Pressure ko sila sa baba para din nila ma-push yung mga objective. Carl Tantino yun eh. Ang Chuck Norris ng Dota. Ng Southeast Asia. Ayun pala yun. Siya si Chuck Norris. Ng eSports. Chuck Norris yung eSports. Dito, napakaangas ni Carl Santino. Si Carl Santino, nung lumabas ng tanghali, nag-shades yung araw. Bakit? Ganun eh. Di ba usually ikaw nag-shades ng araw? Nung tinignan ni Carl Santino yung araw, nag-shades yung araw. Ganun yan. Pati araw na dapat. Hayop ka talaga. Chuck Norris ng eSports, guys. Napakaangas maglaro. Playing on the edge of glory. Kahit sa laning base eh. Kahit sa laning base eh. Dalawa lang yan eh. Mamamatay si Carl o mamamatay sila. Ganun yan. Ha? Pero Japoy, tingin ko kailangan niya nang kumonect dito sa may top lane. Ayan, meron naman pala siyang BOT dito. Plus... Ay, kaso, binupos sila ng high ground dito. Pero kita mo naman, si Carl Santino pumasok sa gitna. Hindi man lang nagalaw. Oh, na-activate sila ngayon. Eto ngayon, sabi ni Carl Santino, sasaluhin ko yung Ice Blast dahil lang gusto ko. Para hard mode. Sasaluhin ko yung Ice Blast para lang dahil lang gusto ko. Because I want to. Pero sa ngayon, Kuya Di, wala na yung Stampede. Aegis is still up para dun sa may Phantom Assassin. So tingin ko, even without the Stampede, Aegis lang hintayin nila mawala. Tsaka mag-out dito yung OB Neon. Ba't ang nakakatakot, kompleto pa yung ultis ng T1. May chaotic offering. Andyan pa yung Dream Call. So makukumbo-kumbo talaga. Eto, may Aegis kasi yung Neon, kaya pwede sila kumasin. Ito yung problema nila ngayon. Yung Phantom Assassin, magkakaroon na ng Aghanim Scepter. Yan na yung isusunod niyang item. Naka-queue na sa kanya yan. And, naku, nakapulot pa ng double damage. Oh my God. Molos. Tignan natin. T1, sino kaya ang makakasalubong na malas nito? Malay mo naman, di malas siya. Si Sapir ata to. Oh, kumalon.
Naglipin. Gine-debate lang yan eh. Oh. Okay, ito. Tuman yung pera. Tumama. Pero pala ito na. Ang pera padala. Boom! Ice Blast! Tapos mga kaibigan. Tapos nila yung BKB. At walang namatay. Sabi ni Calzantino. Tapos na kayo. Ako naman. Oh, Dream Coil ka, boss. Calzantino, killing spree. Basic lang. Naglakad. Coil. Oh, pre. Ginagawa mo. Sabi nga, pre. Ginagawa mo. Oh, silence. Patay. Nagamit pa dito guys yung BKB ng Phantom Assassin sa iyo. Naku, ito na. Magdadago na si Calzantino. Albert ata yan eh. Na ako, ay naku. Calzantino talaga ako nararamdaman ko. Ano bang problema mo kay Calzantino? Hindi, pinupuri ko kasi Carly. Ah, okay. Napakagaling ng ginagawa ni Carly. Tama, tama, tama. Anong tawag dyan? The next level play? Hindi. Ano? Chuck Norris ng Chuck Dota. Chuck Norris ng Dota. Chuck Norris Gaming. Alam mo si Calzantino, parang siya yung pag nakalumabas ka, makakakita ka ng lalaki na naka-sheets, naka-jacket, naka-denim jeans, may nakasakay sa big bike. Napaka-angas, napaka-angas. Boots! Anong black shoes? Ah, boots ba? Anong mangungumpisal? Boots! Ay! Taka-boots! Ay, pero ito! Ay, si Kuya Kuku! Ay, tinamaan ng ligaw na punyal! Ay, ito na! Naka, ano na, pero... Oh, naku na, tamahan si Carl! Pero hindi! Easy ka lang! Partida! Easy ka lang, sabi ni Carl. Ako lang to. Pag namatay din na, yakita mo yon. Ha? Inimpale si Carl. Nahuli si Carl. Pero namatay yung Phantom Assassin. Pero ito, tatalo na yung Phantom Assassin dito. Naku po, wala sa BKB. Patay dito yung Agent Apparition. Ito na ang D1. Impale sa main tulo. Epicenter gagamitin. May mahuhuli pa. Nakatakas dito si 23 Savage. Being chased down si 23 Savage. 23 Savage! 23 Savage! Wala! Sabi ni Calzantino, ala ko pake. Kung wala ka na 23 Savage dito. Pero pumitas dito si Natsumi, Killing Spree. Pero dalawa yung patay sa Neon. Actually, tatlo yun dahil nakuha yung Aegis. Sobrang takot kasi Kuya Di, lumaban ng Tiwa. Napasama pa sa kanila yung ganun eh. Piling ko nga dapat di na sila natakot eh. Sila na yung nanalo sa teamfight. Kahit anong combo eh. Nakuha na Aegis eh, diba? Kasi kita mo dun sa may likod. Nandun na sa likod yung Snapfire. Pakukikuki lang sa mga heroes. Tapos yung Phantom Lancer. Tamang Spirit Lancer. Paulit-ulit ganun yung ginagawa niya. Kaso, yung Phantom Assassin nakatulong dun sa may ginawa ni Japoy. Kasi tamang stifling dagger lang etong si Natsumi sa mga heroes ng T1. And yun yung nakapagbigay ng information sa isang Sun King para makapag-Barrow Strike Epicenter dun sa may Phantom Lancer. Nakung yaman ni Skemberlu, may heart of taras na si Skemberlu dito. Yung center war runner niya, literal na front line. Can't touch me. Can't touch me. Dun, 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 dun. Can't touch me. Ayan no. 10 and 8 tayo. Mababa lang talaga guys yung kill chart. Play safe din kasi dito yung ano eh. Boom! Both teams. Damang 6K. Nakakatakotan to magkakali. Pero ako, nakita ko na to. Napanood ko na to. Calzantino ang bubuhat. Pac Lord. Ang gagawin na lang dito ni Pac, kakat niya na lang yung mga lanes na ipupush ng OB niyon para ma-delay. Hindi ko kailangan na rin kumonekta ng Brood Mama. Kaso nga lang yung Brood Mama. Hala na, huli si Sephir. Oh no, Sephir getting caught. No. Baba mo na yung Aeon disc mo. Baba mo ayun. Na. Boom. Sabog. Sabog si Sephir dito mga kaibigan. And okay lang, malayo naman yung sa base nila and talagang nagre-relieve lang ng pressure naman si Sephir dito. Kaya wala silang magagawa at this point eh. Lamang ng Neon, malakas yung lineup ng Neon. So, kailangan nilang umiwas. Kailangan nilang mag-buy time para sa kanilang Phantom Lancer na maging online dito. Hindi kasi at saka kailangan din na patipihin dito ng T1 at least sa may bottom lane nila yung Neon. Kasi nga, may gagawing himala, may gagawing push. Si Carl sa may top lane. Though hindi niya nakuha yung first tower ng opinion sa may top lane. But at least, wala nang TP. Etong si Japoy muna for the meantime. Para hulihin etong isang pack. Kasi siya lang lagi yung umuhuli sa pack, eh, diba? With this Barrow Strike. May naririnig kami. Amage. Put me down. How much QT? Put me up. Taking sign-ups if anybody... So, naririnig kami. It's been the worst pod game ever, and I still would've gone with a little guy. Exactly. That's what I was hoping for. The fun drafts are gone. Pero ito, ang literal na frontliner CTM, literal na can't touch me. Scamber, Looney, Mami, Helenitz. Oo, pero pumasok na rito. Etong side ng OB Neon. Gusto nila lang tapusin yung laban mga kaibigan. Sa OB Neon, they have a massive gold advantage. No, 6K yan, 6K. Pero yung hero kasi nila naturally, pag may item, itong tumusentor war runner ni Skemberlu. With the build na binuuni Skem, sobrang kunat, tatlong defensive item. Crimson Guard, Hood of Defiance, Radiance, Heart. Ano gagawin mo kay Skemberlu dito? Paano mo rarakin si Skem? Lari kasi nag-vessel, Kuya D. Naku, may nakita, napili, napunot sa raffle! Walang pampalambot! Napunot sa raffle si Whitemon, mga kaibigan!
lintik lang ang walang ganti. Pero Kaisan hindi nakapasok. Here comes the Dream Coil. Ka-stifling dagger. Kinamahan si Gugu. Here comes the Stampede. Mortimer Kisses ginamit. Pero kita mo naman, tamang takas lang, Barrow Strike. Pero ito, Calzadino na backline, gusto makipaglaban dito, pero tignan natin yung nangyayari. Hinabol si Japo is my idol. Here comes the PA, stifling dagger, kumurekta, pero chaotic offering to counter. Yo, saan king makakatakas dito? BKB has been popped, tamang takbo, tamang takas, tamang mamba, tamang disengage, and OB Neon just losing the Mirana. They will manage to take down a tier 3 tower dito sa bottom lane, pero wala pa rin set of rocks. Oo, wala set of 12 rocks. 12 to 9, 6k Goldie. Yung pa naman ang pinakamahalaga doon, but at least ang ganda ng depensa na ginawa dito ng T1, even though nakapag-commit ng buyback yung Warlock. Support lang naman yan eh. Hindi ko okay lang naman mag-commit dito ng buyback yung support. As long as hindi mapo-force yung core sila dito. Ang ganda ng depensa, pinakita sa atin ng T1, goes to show na kaya pa rin naman nila lumaban dito sa may ating game number 1. And at least nahihirapan umakyat yung OB Neon. Yung tier 3 na yun, ng T1, hindi nakuha yun ng easy ng OB Neon. So ngayon, kailangan mo na ulit nila magpa-cooldown ng ultis. Ganun ulit ang kanilang gagawin. Kaso nga lang, kung mamaya makapagplano na yung T1 ng mas magandang team fight dito sa may kanilang high grounds, pwedeng mabaliktad ang game natin anytime soon. Mm-hmm. Indeed, pero tingnan natin. Huwag na natin pansinin si CTM. Huwag na pansinin ang wala, T1 yan. Bang, kung normal na Centaur yun, pwedeng huwag mong pansinin eh. Kaso may Rageals sa Centaur yun, nagda-damage yung kahit hindi mo pansinin. And Carl Santino, mega kill para kay Natsumi na rin dito. Carl Santino, napitas niya rito yung Ancient Apparition. And Kuku trying to cut the creep wave. Tamang takbo-takbo, taugi-dogi lang dito. And maganda yung ginagawa pa rin ng T1 dito despite being down sa laro natin na to. They are prolonging itong laro. I mean, parang, kumbaga, patagalin dami natin. Gawa tayo ng paraan. Para ano, kita mo naman, ang dami yun. Nakakalabot. Yun na lang din kasi yung only way dito ng T1 eh. Nakikilabutan nga ako eh. Prolong lang yung ano eh, prolong lang yung game. Kasi this is the Phantom Lancer naman din nakakalabanin ng OB Neon mamaya. Mabigat din tong kalaban. As long as makakakuha siya ng mga needed items niya. Ngayon kasi fourth pa lang siya sa main net worth. And medyo nahihirapan din siya sumabay sa Phantom Assassin. Kasi nakukuha niya lang resources yung umaakyat na creeps lang sa high ground. Naging ginto lahat ng creeps. Pinera. Oh. Warlock going for Aghanim Scepter din, itong Warlock ni Whitemon. Yup. Ano po buhay ni Centaur? Octarine? Octarine. Ay, hindi Bloodstone? Ay, Bloodstone, kaya to eh. Hmm, Bloodstone yan. Mm-hmm. Kasi may Phantom Lancer, may Diffusal nga. Hindi, para makapag-stomp-stomp siya sa Gedli. Daming mana, diba? No? Diba? Tsaka double-edge lang din talaga. Hindi, tsaka magalupit nun, mag-heal siya. pag napababa, paano papatayin? Pipindutin yung Bloodstone. Truly. Ayan, no? Pero, tinan mo. Pera. Gusto ko ng pera. Uy, napop na yung AMDs ni Zephyr. Sipir! Ako nahuli, pero pak, pumasok na rin dito. Chaotic pa rin gagamitin. Here comes the Stampede. Gagamitin nila. No. That's Zephyr going down, mga kaibigan. And delikado yung pak ni Carl Santino rito. Walang mapapatay. Dream Coil ginamit, pero napakakunat. That's a Phantom Lancer going down. And delikado rito. Here comes the Sun King with the Epicenter, pero makakadat yung pak. And Kuku will be able to dodge yung Wild as well. Pero dalawang member na kagadat iwan ang mamamatay dito. And even the Chaotic Offering Golem will go down. 15 to 10 ang ating scoreline dito. Ang kunat ng Centaur War Runner, Broodmother going for the AC of may armor reduction, pero I don't think they can eat through the raw HP and raw tankiness ng Centaur War Runner dito. Grabe yung Centaur ni Skimberloo. Truly. Tingko ko yun din ang solusyon na lang talaga nila dito kasi laging naka-triangle yung positioning ng OB Neon eh. Skim being on the top of the triangle and wrap around play. Yung nakikita kong magiging butas dito sa ginagawa sa ngayon ng OB Neon. Kasi makunat man itong Centaur, diba, na laging nasa unahan, but yung mga nasa backline sa mandito ng OB Neon, sobrang lalampot. And tingin ko kaya nilang ma-setupan to. Mm-hmm. Layo lang muna tayo dito sa may Centaur. Kasi wala talaga silang solusyon sa may Centaur War Runner. Pwede rin naman siyang kontrolin ng pack, diba? Uy, pero, Diana, meron ng Aghanim Scepter dito yung Warlock. Merong Dagon 5 si Dagon 5 o Dagon 4 yung pack. Pero hindi ko alam kung enough yan eh. Mm-hmm. Spell Freezing, ano nila ibibigay yan? Pwede sa Sun King? Akunat? Mm-hmm. Spell Freezing pwede. Or, kay Ancient Hex na yung Sun King naman ni Japoy is my idol dito.
Ano ginagawa? Hindi ko nagmamatter din kasi kuya din naging idol yung T1. Ginagawa nung Sentro? Kasi kanina lumalaro ng apat yung OB niyon. Uroy ko ginawang boy to eh. Sige, saluhin ko lahat skill niyo guys. Bigyan ko yung chance na pababain yung HP ko. La, kasi siya yung bait eh. Bait kahit ako, hindi ko kakainin yan eh. Yun nga. Hindi, tinatry naman pababain na T1. Once bumaba na yung HP dito ng Sentro, tsaka nila i-go-go yan. Sabi ng Neon. Pare, parang nakamali ka ng build, di ka na namin pwede i-bait. Nakakatamad ka patayin eh. Ayuy! Nakatakas? Okay. Yikes! Yikes! Nahagip! Kaso, anong gagawin mo? Ay, takbo na! Kahit tante, no? Anong gagawin mo? Sator war runner, buhunaw, nabuhunaw. Sanay po mabush! Hindi ko mag-damage item ka na din. Bawal ba ako pansinin? Sabi nyo ngayon. Hindi talaga ako papansinin, mga sir. Masakit yung upheaval, ha? Baba. Ay, tumalon! Upheaval ka, ha? Wala, makulat. May satanic to, eh. Tsaka Aegis. Uy, tagal lang, Natsumi! Naka-coil pa nga. Satanic. Nabuo yung buhay. Bakit ganun? Di na sila bumabawas. Dalawang hero na hindi nila nababawas, mga kaibigan. Oh, no. Senkal Sandino sabi niya, eto, gusto ko sa likod. Kaso na hits. Na binaboy! Nabash! Nahuli si Carl Tantino and Japoy is my idol. With the hex play, jebaited si Carl Tantino. And set of rocks makukuha rito ng OB Neon. And mukhang game number one will be secured by OB Neon dito. Na? Wala naman lumaban sa first 15 kills natin eh. Tumaya tayo niyon. Tumaya nga sa niyon, pero hindi man nakalaban yung T1. Hindi sila din nakasampu pa sa ngayon, pero Natsumi. Oy, mahuli mo na ngayon si Kuko. Araw? Buti na nga ng araw si Kuko. Pero trabaho muna. Sige, oh, beto na. Buhos na natin lahat, pre. Patay na. Mga dapat patayin. Patayin! Tapusin! Tapusin! Ay, tinamahan oh, dito! Pin. Yung Phantom Lancer! Nako! Yung Phantom Lancer! Si Cancer Lancer! Si 23! Ay, Kyle Santino! Nag-fiveback yan! And Lincoln will be back! Tignan natin dito may papatay! Hey, that's the Mirana! Mahuli! Pero mahuli si 23 Savage! Hindi dito! Pwede mag-fiveback si 23 Savage! Pero PA! Hinahabol na rito si Whitemont! Si Whitemont! Si Mr. Remix to Ignition! Hindi na siya pinansin! Wala na siyang golem eh! And Pac will try to cut the creep wave! Pero marami ng... ano? Marami ng... may creep wave sa taas! So, Carl Santino, medyo kahit anong cut ng creep wave, eh, makamasi-secure yung mid lane Roxas din dito. Oo. Tsaka nakakatakot na lalo yung ginagawa dito ni Carl. Kasi nun lang niya nalaman na Hex na pala to si Japoy eh. Oo, kaya bawas. Pero ano, as long as nakikita si Scamber naman, Loop, pati yung Clearport Tower na dalawa. Sige na, suntukin nyo na ako. Scamber Loop. Pili ko napapamura na lang yung T1 dito eh. Ano ba natin papatoyin to si Scamber? Sabi, 23 Savage, ba't mo naman pinit ng ganito to? Ginawa mo? Ginawa mo rito. Bakit mo naman binigyan ng 10 pork steak? Bakit mo naman pinachicha tong Sentro Runner? Sabi ni Scamber, pag napababa ng 20% buhay ko, panalo na kayo! Ayan, pag napababa nyo ng 20% yung buhay ng Sentro, panalo na kayo! Ay! Ah. Natsumi, oh Natsumi wala, na lang eh. Muna, walang oh, awat. Ano gagawin? Oh, walang awat. Oh, walang awat. Sabi ni Natsumi ah. Deadma, ayaw. Deadma sa basher. Ayun, tinamaan po. Eto na lang, Tybox. Tinamaan ang stifling dagger and mukhang GG will be good dito. As T1 will lose game number 1 and OB Neon keeping their dreams alive and going back to the majors. Medyo, ang naging problema, malaking problema. Ano? Si Beep. Imbis na beef tenderloin, parang yung bakang nilaga lang ng 3 minutes. Sobrang kunat, mga kaibigan. Ang kunat. 3 minutes lang? Oh, di ba yung nilaga? Diba matagal yun? Di ba na-freezer pa? Napaka-apaka-kunat, bro. Alang ya kasi TM, ba't ganyan kakayaman? Then, worth din kasi yung radiance niya. Sobrang bilis ng hype, no? Pagkatapos, kung nag-dagger siya, hindi siya ganun kayaman. Kasi lalaban na sila. Pero ginawa niya, nag-radiance, nag-heart. Tsaka yung mga illusions, pera lahat sa, yan sa kanya. Sabi ng T1, hindi pala laban yan. Wala pang dagger yung center nila. Wala pang dagger. Hindi pala. Putik na queue ng relic. Paglabas, may relic. Paglabas, may radiance. Hindi pala laban yan. Wala pang dagger. May heart. May bloodstone. Hindi nga lalaban. Hindi nga ako tatalon. Tatangki lang. Hindi nyo pala ako papansinin ha. O, eto. Binago na pala yung center ngayon. Oo, pwede. Ayun na nga. Parang new meta center na naman. Tsaka tingin ko yung laki ding factor, naging idol yung T1. Sumabay sila sa timing ng OB Neon. Up until sumasama na yung Phantom Assassin. Ay. Tsaka yung first tower sila, before the 15-minute mark, nakuha agad.
So doon pa lang, na-limit na yung pagpa-farma ng isang PL. Pero bet tayo, Kuya T, game number 2. Tiwan ako dito, tiwan ako. Ay! Ayoko nang sabihin yung 2-0 never have I doubted eh. Ganito yun eh. Bala ka dyan, tiwan ako. Niyon ako dyan. Joma, tiwan. Kasi may meron na tayong, ang mangyayari na lang dito, panalo tayo o panalo. Bakit? Pagka nagtiwan tayo, game number 2, de panalo. Kapag nag-neon tayo, kapag nanalo yung neon ngayon, may match winner tayo kanina, di ba? Neon tayo kanina, di ba, match winner? Oh, di ba? Para mong kinukontra yung taya natin ng match winner. Ano lang yan, guys? Utakan lang. Bali, walang utakan dun. Gano'n ba taya kanina sa match winner? Sige, pagbigyan mo si Dejan. Si Dejan, pagbigyan T1 mo. Tiwan nga. Oh, tiwan daw. Taya mo ng dos. Game 3, pero match winner natin, Neon. Yun nga yung pinag-usapan natin kanina. Sige, daw. Game 3, amo. Si Dejan ang masusunod. Ayan, okay na, guys. And, sa mga gusto tumaya, punta lang kayo sa PNXBet. Use our code upon WXC upon registration. Ng sobrang kunat naman kasi nga talaga yan. Yan din pinakamakunat na Centaur. Parang yan yung tropa mong si Chacha. Sobrang Luigi, kunat. Learn how to take notes, ha? Ay, wala yan. Luigi. Top global Centaur yun eh. Ayun nyo. Status ni Luigi, ang turo dyan. Wala na, may kumuha na ng trono. Lana, Luigi, you better watch your back. Better watch your back, Luigi David. Kasi TM is everywhere. So 1-0 tayo, guys. Pabor dito nga sa OB Neo. Napakaganda ng game number 1 natin. Pero kasi yung Centaur yung naging parang carry eh. Napabayaan yung Centaur eh. Tamang tank lang. Diba, hindi nila napapansin yung PA. Wala silang burst eh, no? Yun yung PA kumakalahati buhay. Hindi, kasi katagon level 5. Yun yung problema sa PL eh. Yung PL, madami makulit. O ito, isa lang ako. Kasi isang radiant. Kumbaga, eh. Ang tawag dun sa nangyari, quantity versus quality. Quantity si PL, napakarami. Quality si CTM. Quality to, boy. Literal. Mm-mm. Centaur ni CTM. De, inspired yan by Mami Helenitz. Mami Helenita Esports. Shout out kay Mami Helenita Esports. Isang lechon belly naman dyan. Mami Helenitz, so. Ano? Yan, Total Games. Over. Ayan, yan pala. Over daw, sabi ni Dianagra. Yan. Ayan, nakataya mo na yan. Mag-game 3 daw, sabi ni Dianara. Report mo na lang kay Kuya Nick pag naubos yung pera. Yung butal. Si Dayan. Pero guys, ang mangyayari dito, kapag nanalo ang Neon, magkakaroon tayo ng 4-way tiebreaker. TNC, magiging first na. And maglalabanan ng EXE. T1, Neon, Fnatic, and Fnatic ang second and, ang third, second and third spot ng C. Kung mananalo naman ng T1, Kuya D. Magtatay sila ng TNC at magkakaroon sila ng playoff kung sino maglalaro sa playoffs or sa group stage ng major. At yung Fnatic and yung EXE maglalaban for the third spot. Samantalang mapapalaban naman sa Boom and sa Omega yung Neon para sa buhay sa upper division. Yes. Yaan yung mga complications ng laban na to. So maraming nakatutok dito. Kagaya natin, maraming nanonood dito ng mga pro players din. Siyempre, alam dito yung kapalaran. And so far, maraming nag-cheer sa OB Neon dito. Uh-oh. So guys, babalik pala kami ni Dianara para sa game number 2 action natin. Mag-break lang kami. And hahanapin ko yung lip balm ko. So, bye-bye. We'll be back for game number 2. I'm Chola Hay at gusto nyo bang mapabilang sa Fnatic kagaya ni Kuya Nick at ni Alo? Alam nyo na ang gagawin nyo. Just visit PNXBet. It's a legit betting site. Pwede kang mag-bet ng Dota 2, CSGO, at NBA. At gamitin mo lang ang aming code na LuponWXC. At laging-laging nyong tatandaan na #BetResponsibly. Pick it up, pick it up! Yeah.